Hello mga kabayan, mga ka-OFW, maligayang pagbabalik sa ating channel, It's M.TV. Sa araw na ito ay panibagong update na naman tayo patungkol pa rin sa pagdaganap ng novel coronavirus or COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Kasama na rin ang update sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pero bago tayo magtungo sa pinaka-highlight ng update natin, para sa araw na ito ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ayon sa Worldometer mga kabayan ay mayroon ng mahigit 17.7 million na katao ang nag-test positive sa COVID-19. Meron itong eksaktong bilang na 17,795,854. Samantala, ang bilang naman ng mga nasawi o nabawian ng buhay dahil sa virus na ito ay umabot na ng 683,806. Sa kabilang banda ay parami pa rin ng parami ang mga gumagaling, umabot na ng 11,186,424. At ang bilang ng active cases na patuloy na ginagamot at nagpapagaling sa buong mundo ay meron na lamang naitala na 5,925,624. Alamin naman natin mga kabayan ang top 15 countries sa buong mundo nang may pinakamaraming naitala ng COVID-19 cases. Nauna pa rin ng bansang Amerika na meron ng mahigit 4.7 million na katao ang nag-test positive sa kanilang bansa at meron ng mahigit 156,000 ang nasawi o namatay dahil sa COVID-19. Pangalawa ang Brazil na meron ng mahigit 2.6 million na confirmed cases. Pangatlo naman ang India na meron ng mahigit 1.7 million na confirmed cases ang naitala. Sumunod dito ang Russia na meron ng mahigit 845,000 na sinundan ng South Africa, Mexico at Peru na mayroong mahigit 400,000 confirmed cases. Sumunod naman ang Chile, Spain, Iran at United Kingdom na nagtala ng mahigit 300,000 confirmed cases. At ang mga sumusunod naman na bansa mga kabayan ay nagtala ng mahigit 200,000 confirmed cases ang Colombia, Pakistan, Saudi Arabia at bansang Italy. Yan nga ang update natin sa buong mundo. Magtungo naman tayo sa update sa bansang Pilipinas. Ayon sa huling update ng Department of Health, sa araw na ito ay mayroong 4,963 na bagong kaso ang naidagdag sa total confirmed cases sa ating bansang Pilipinas. At ang total confirmed cases ng mga kabayan ay mayroon ng 98,232. At ang active cases naman mga kabayan ay mayroon na lamang 30,928. Ang karamihan pa rin sa mga ito ay under sa mild condition na mayroong mahigit 88%. At meron mga mahigit 9% na symptomatic kung sila po yung nag-test positive pero wala namang kahit anong sintomas. At meron namang maliit na porsyento ng under sa severe condition at under sa critical condition. Ang bilang naman ng mga nasawi o namatay sa ating bansang Pilipinas dahil sa COVID-19 ay meron ng naitala na 2,039 na katao at ang bilang ng recoveries ay patuloy pa rin ang pataas, mayroon ng naitala na 65,265. Noong nakaraang araw mga kabayan, ang Pilipinas ay nagtala ng pinakamataas na bilang ng recovery sa loob lamang ng isang araw. Nagtala po ito ng mahigit 38,000. Bakit nga ba? Ayon sa inilabas na anunsyo ng Department of Health mga kabayan, nagbago na nga ho ang guidelines sa pagkonsidera ng mga naka-recover sa COVID-19. Ayon sa World Health Organization, ang mga taong nag-test positive na under sa mild at asymptomatic ay kinukonsider na nila na under sa recoveries. Magdungo nga tayo mga kabayan sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Patuloy na nga po ang pagbaba ng kaso bawat araw ang naitatala. Sa araw na ito ay mayroon na lamang 1,573 na bagong kaso ang naidagdag sa total confirmed cases dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At ang total confirmed cases ng mga kabayan ay umabot na ng 277,400. Samantala, ang bilang naman ng mga nasawi o nabawi ng buhay dito sa Kingdom ay meron ng naitala na 2,887. At ang bilang ng recoveries ay patuloy pa rin ang pagtaas, meron ng naitala na 237,548. Samantala, ang bilang naman ng active cases na patuloy na ginagamot at nagpapagaling dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay meron na lamang naitala na 37,043 na katao. Minimum natin mga kabayan kung sa mga cities, regions, or provinces ng Saudi Arabia mga bagong kaso na naitala sa araw na ito. Nauna nga dito ang Riyadh ang dala ng 102 confirmed cases, sumunod ang Makkah na mayroong 89 confirmed cases. Sinunda naman ito ng Dammam na mayroong 72 at sinunda ng Hufuf na mayroong 61. Sa Madina ay mayroong 55, sa Khamis Mushahid ay mayroong 52 at sa Ha'il ay mayroong 51. At sa ibang mga cities, regions, and provinces ng Saudi Arabia ay nagdala naman ng mas mababa sa 50 na confirmed cases.
At yan nga ang update natin mga kabayan para sa araw na ito. Patuloy na nga ho ang pagbaba ng mga bagong kaso na naitatala bawat araw dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero mga kabayan, mga OFW, mataas pa rin ang bilang ito. Kaya naman, iba yung pag-iingat ang aking pinapaalala. Kung hindi naman mahalaga na lumabas ng bahay, ay stay at home na lang po muna tayo. At kung hindi maiwasan na lumabas ng bahay, ay ugaliin magsuot ng face mask and always maintain ang social distancing at least 1 meter away mula sa ibang tao. Isang simpleng paraan kabayan para makaiwas sa virus na ito ay ang paghuhugas ng kamay. Recommended po yan ng World Health Organization at Ministry of Health. Kung meron namang katanungan o dapat i-report sa Ministry of Health dito sa Kingdom of Saudi Arabia, ay tumawag sa hotline number 937. Kung meron namang katanungan sa ating bahagi ng konsulado, ay tumawag sa mga numbers na makikita sa screen. At yun nga mga kabayan ang update natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel MinsM.tv. At kung gusto mo manatiling updated sa mga bagong videos na updates natin, ay click mo lang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa iba. At subukan ko yung sagutin 24 hours muli. MinsM.tv, nagpapaalam.